So, ngayon ang gagawin natin ay isang challenge na ang gagamitin natin for the full face ay isang beauty. So, as you can see, no, meron na siya mga mancha-mancha. Use na to. Ang meron lang sa aking face ngayon ay eye bags. Yun lang. Pero nag-wash lang ako ng face para kumapit yung ating mga makeup hanggang gagamitin natin sa moisturizer. So, kung gusto mo makita yung naging resulta ng ginawa ko, so, naglagay ako ng foundation. It's a stick foundation by Ever Milena in the shade of cream. That item costs around 180 yata. So, yung product na yun, ginagamit ko siya. I mean, I'm using that product for like 7 years. Ay, hindi naman siguro. Basta years na din. Tagal. Even out lang natin yung ating foundation. Next natin is the powder. Powder lang ang gagamitin natin. As usual, Johnson's lang naman kasi medyo allergic ako dun sa mga mamahalin or dun sa mga sa mga loose powder talaga na may brand. So, ito Johnson's lang. Maririnig nyo may TV sa background. Nanonood ako ng Showtime. So, tanghaling tapat nyo. Even out lang natin. Kung mapapansin nyo, pag loose powder siya na Johnson's, ang kalalabasan niya ay sobrang puti. Pero don't worry kasi mag-even out pa naman siya. Once na mag-set na siya. Usual ang ginagamit ko para mag-set yung powder ko is brush, pero since beauty blender yung gagamitin natin, so hindi tayo gagamit ng kahit ano para ma-set yung ating powder. So kung anong kalalabasan lang nito, yun lang, wala tayong pagkakaiba. Again, beauty blender gagamitin natin. This is also Ever Milena. Ang price niya siguro nasa 200 yata. So it's EB Advanced Lash Duo in the shade of Golden Goddess. So ito, maglalagay na tayo ng pang contour. Good luck sa atin. So, ayan. Ito yung ating gagamitin. Ito ay Fashion 21 eyeshadow puff. Siguro nasa ano to, 150? Ang shade niya, shade number 1.
gagamit tayo ng blending beauty blender ulit. So, kilay pa. Gagamitin ko lang yung dip. Mahirap siya, guys. Fairness, nalalagyan naman siya. Parang Korean brows lang to. Kasi sobrang light niya lang. Other side. Yan. Sobrang light niya lang. Kasi nga nabiblend din siya. Kasi nga beauty blender yung gamit natin. Next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng eyeshadow. I'll be using this eyeshadow. Ano ba ito? Etude House. So, lumang-luma na siya. Feeling ko expired na to. Pero ako lang naman gagamit. So, kayo, huwag kayong gagamit na expired makeup. So, this is for the challenge lang naman. So, ayan. Kuha tayo ng product. I'll be using this shade. Ito, yung brown. So, lagay natin. Actually, hindi siya brown. Medyo peachy color siya. So, wala tayong magiging problema in terms of blending. Kasi nag-blend na siya. Ayan. So, it's a peachy color. Lakas makaputing color nito. Tapos, maglalagay tayo ng product dito para medyo ma-highlight yung ating kilay. Tapos, i-blend mo na rin tuloy yung eyeshadow. Yan. Kabilang side. Oh my gosh, mali. Yan. So, yan. Meron na tayong eyeshadow. So, since basic makeup lang siya, parang pang everyday makeup, I guess, pwede na yung eyeshadow ko. Yun nga lang. Medyo may kulang. Since beauty blender yung gagamitin natin, hindi ako makakapaglagay ng tawag dyan, mascara. Lalagay natin, try natin to para medyo may black shade. Kuha tayo ng product. So, I'll be using a super black shade. Lagay natin dito sa super black shade. So, kumuha ka ng super black shade na eyeshadow. Lagay natin siya dito sa outer corner. Oh, sobra naman. Grabe naman. So, ang ginawa ko, in-extend ko siya dahil medyo Koreanish yung eyeshadow natin para tayo nag-create ng winged eyeliner. Yes. And, oh,
okay na. Tapos, next is the blush on. So, gagamitin natin ulit yung Every Belena Duo. Lipstick, I'll be using my EB Matte lipstick in the shade of Vogue Diva. Since again, blending brush lang, since again, beauty blender lang yung gagamitin natin, ayan, small, kulay kaya. To complete the look, 2,000 years later. Natapos na natin yung look, so as you can see, ala, parang nilaro ko lang yung mukha ko, no? So, yung kilay ko, sobrang nipis pa rin niya, tingnan. Tapos, yung eyeshadow ko, ayan, peachy color. Instead na gumamit ako ng liquid eyeliner, black eyeshadow. So, winning ko na lang na ayan. Nagsismudge na siya. Tapos, for the blush, ayan. And then, nag-contour din ako. Contour, tapos lipstick, I used Vogue Diva ni EB Matte, pero ang kinalabasan niya is hindi super dark. Kasi yung lipstick na yon is super dark siya actually. Yeah. So, yan yung kinalabasan ng aking Beauty Blender Challenge. So, try na rin tong challenge na to. You may use store makeup. Local products lang din naman yung ginamit ko. But most of the products na ginamit ko ay Every Belena. And then, para kumapit yung product, ginamit ko si Celetec na moisturizer. Since hindi naman tayo gumamit ng liquid foundation, ang ginamit natin is stick foundation, Every Belena. So, it can be a basic makeup kung maayos naman siya. It can be everyday makeup kung naayos din siya ng kung naayos talaga siya. But then again, it's a challenge and ginamit lang natin is beauty blender. So, ayan yung naging resulta. So, thank you for watching!